sa pamantasan ng lusot ng Venezuela. Kung nakita niyo yung sunset dyan, so abangan ninyo ang sunset natin sa December dito. Okay, kayo kung nandito, Elsa, sinasabi ko na sa inyo. 6 months ago, exactly 6 months ago, nasa PUP kami. Iwan na sa PUP dito. Meron ba? Diba? That was March 29. Hindi ako nagkakamali noon. Katatapos lang ng equinox noon. So, yun din. Discuss ko din yung direction ng sun. So, ngayon, nakita niya iba na yung position. So, bakit ko sinasabi yun? Para maintindihan natin na depende dun sa haba ng daytime, nighttime. Bikin na naman yun dun sa panahon natin. Gusto nyo mangingin kung papalipalit ang position ng sunrise? Okay. I'm going to show you some pictures. Pero mahaba ng paligid. Hindi pa. Kala mo lang yun. Pero
technically, sa October 3, 4 onwards, hahaba na yung mas maaga na ang sunrise, mas maaga na, ano, late ang sunrise, mas maaga ang sunset. Okay? Tignan niyo yung position ng sunrise na ito ngayon. Diba? Tignan niyo, nasa kabila na siya. November. November na to. Okay? This is November. December. Kita nyo, nasa kabila na yung sunrise. Okay? Noong June, nandito. June 21st, August 21st, at December 21st, nandito. So, ano susunod sa December 21st? Paano kayo? Pagkas, kung tatanggapin niyo yung tamang sagot ng January, paano kayo? Bakit? Number one, wala kayong Christmas. Kasi sabi ko, ano susunod sa January, December 21st? Sinagot yung January? May 25 pa ng December, di ba? So wala kayong Pamasko. Wala kayong karapat na pumili ng Pamasko kasi ito sa okay? So pagkatapos ng December 21, January 21 naman, babalik ulit sa doon sa November 21 na position. Babalik ulit sa so kailangan. Bakit hindi ko na kinuhunan? Kasi yun din yung position nila eh. Okay? Yun din yung position nila. So, kailan ulit siya pupunta rito? Sa March 21 na Equinox Leo. So, pag nandito na siya, pag ang sun natin papunta sa south, mas mahaba ang gabi. Pag ang sun natin papunta sa north, mas mahaba ang daytime ng araw. Kaya mas mainit. Hindi nyo, March, di ba? Tapos hanggang September, babalik yun, di ba? March hanggang June hanggang September. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit may bagyo dun sa part na nandito. Mag-ulat tayo kung mas maraming bagyo ang nandito. Dito malami ang panahon. Mas kalmado ang dagat. Dito mas mainit. Okay? So yun yung may kinalaman yun dun sa weather natin. Diba? So, may tanong pa kayo? Hindi, sunrise. Okay, ang tanong niya, bakit nagulat siya, bakit pag November na doon ang sun dapat malamig? Sa totoo lang, malamig yun kasi ang sunrise pagka November na. Pero nagulat lang din ako kung bakit gano'n, pero meron pa rin malalas na yun. Ah, pawala na yun, paubos na rin yun. Pero mas mag-isip tayo, pag kami bagyo malakas na malakas, ang bagyo naman totoo naman, whole year round yan. Ang bagyo whole year round. Pero ang nagpapalakas ng bagyo, yung habagat. Okay? Magkaiba yun. So, yung nangyari na last week is actually habagat. Yung bagyo nasa norte, mas kalmado din eh. Habagat na yun. Okay. Tignan nyo to, ito naman, yung iraling oras naman na nasa bakayaw ng hapon. So, tignan nyo yung position ng sun. Ito naman yung sun. Sunset. Sunset naman. Okay? Itong position na ito, kumpara mo sa... Tignan nyo yun. Nakita nyo yung sun sa gitna ng dalawang building. Tapos yung kaninang sun, pinakita ko nito. No? So, actually, yung sun, ito yung pinakamalayong position niya. Tapos, dito, yung position ng sunset, Nakita niyo yung cross sa bataan?
Nakita niyo yung cross na malabong? Nakita niyo yung nasa background ng cross? Yung building na yun, kinlosan ko na. Yung building na yun, yung cross na nakita yung malabong, yung cross sa pataan. Dambanan ng tangitingan sa Mount Saman. And I can see it from my place. Nagkataon na nasa pagitan pa ng dalawang building ko. Okay, masaya ako. Then, kahapon, kinumpit ko yun. Dapat kahapon, pag-set ng sun, eksakto dapat ang sunset, silhouette sana yun. Ang problema, cloudy kahapon. Di ba kahapon yes, sa yes. store? So, nag-cloudy wala. Siya. Sayang. Hindi ko siya makukunan na, I was waiting for this, na pag-set ng sun, ang ito yung sun talaga. Nasa likod yung sun, tapos magiging silhouette ng cross. And it only happens twice every year. So, na-miss ko siya kahapon. So, hintayin ko na lang ulit magbalik niya after 6 months. Okay? Kasi nagpapalit yung position ng sun eh. Kaya ang problema, nagkataon na umulan kahapon. Kaya, wala, nagintay ako. Hindi ko natin umulan. Okay? Pending na disaster na naman, eclipse na yun. Tapos by 9 o'clock, matatapos yung eclipse. Magiging full moon na maliwanag na ulan siya. So kung hindi pa kayo nakapag-observe ng eclipse, try natin kung maganda yung weather by October 8. Magsiset kami ng observation sa Manila Observatory. Tanong ko lang, sino na sa inyo nakakita na ng mga planets? Take a ride. Binanggit ko kanina, nandiyan ang Saturn, nandiyan ang Mars. Venus? Nakikita pa ba ang Venus ngayon? Ngayon, gabi, yun na. Bukas sa umaga, malang mababa na siya. Doon sa kalsada na yun, pag set ng sun, di ba sabi ko doon ang west, no? 3-day old moon. May crescent moon tayo ngayon? Okay? Paano yung malalaman? Every night, isang phase ang ginagalaw ng moon sa langit. 3 days after. So, ibig sabihin, tatlong phase mula sa sunset, tuloy ba yun? Pero hindi diretso. Pasay. 2, 3, makikita mo may crescent moon doon. Pagkatapos ang crescent moon, nasa sunod nun, andun yung planet Mars, ano, Saturn. Tapos, 20 degrees, isang langkat, dalawang phase yun. Andun ang Mars. Katabi ng Mars ngayon si Antares, bright star sa Scorpio. So yun yung dalawang planet na visible ngayon. Tapos, bukas sa madaling araw, mga 3 o'clock, yun nakikita nyo mo, maaga kayo pumigising ngayon sa madaling araw, yun nakikita nyo, bright na star naman sa east, yun ang Jupiter. Hindi Venus. Kasi ang Venus ngayon, malapit na siya sa Sun. No? Bago mag-sunrise, ang baba na ng Venus ngayon. So, hindi na siya makita dahil natatalo siya ng clear ng sun. So, mawawala ang Venus for a month and a half. So, by November, mid-November, kung hindi makikita niyo sa west, ang maliwanan, yun naman ang Venus. Evening star naman siya ngayon. So, tapos na yung showing niya as morning star. Pwede lang siya makita kasi before sunrise or after sunset. So, yun. Meron kayo nakikita mga planets, hindi nyo lang alam. And 5 planets ang nakikita nyo. Ano yun? Meron ako hindi binanggit. Sino yun? Mercury. Ang Mercury ngayon, andyan, kaso last week yung pinakamagandang position niya after sunset. Ngayon, pababa na uwi siya. Kasunod siya ng sun. So, ano yung mga planets? Mercury, Venus, Mars, Saturn, and Jupiter. Diba? So, ulitin ko, ito lang kung sinasabi ko.
Yun yung reason kung bakit 7 days ang 1 week. Naisip nyo ba bakit 7 days ang 1 week? Kasi meron tayo yung mga planets na nakikita, Sun at Moon. Ano bang araw ngayon? Saturday. Bukas, Sunday, Sun. Susunod, Monday, Moonday, Lunes, Luna. Tagalogin nyo na lang. Bakit Wednesday, Mars, ang Mars is the Roman god of war. Ang counterpart niyan sa mga Norse, sa Viking, is Tiw, T-I-W, Tiw's day, araw ni Tiw, kaya Martes, araw ng Mars. Odin, ang tatay ni Thor, Odin's day, Wednesday, Odin's day, ang counterpart niya, si Mercury sa Roman. Si Thor, Thursday, ang counterpart niya sa Roman, Jupiter, kaya Thursday, Webes. Friga, ang counterpart niya sa Viking siya, ang counterpart niya sa Romans, Venus, Giernes. Okay? Saturn, wala siyang counterpart sa Viking. Okay? So yun yung date na.